ay unleash, nais magbang magamit. Magandang magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako naman po yung lingkod, Abilene Garcia. At ito ang Buhay Unleashed sa 92.3 True FM. Nandito kami para gabayan kayo tungo sa buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Madalas ka bang matukso? O may kilala kang madalas matukso o mahilig manukso? For today, pag-uusapan po natin ano-ano ang dapat gawin para maiwasang mahulog sa tukso. Sa ating episode na, O tukso, layuan mo ako. Sa dapat mong malaman, pag-uusapan natin kung ano-ano ang magandang aksyon at techniques kung paano mabawasan ang gastos mo. Yan. Pero bago ang mga yan, simulan po muna natin ating programa ng Believe It or Not. Ito ang ating programa o parte ng programa na nagbibigay kami ng paniniwala na pwedeng magpaganda ng buhay mo. Kung ito ay inyong paniniwalaan ang gagawin. Ang believe it or not quote natin sa araw na to ay, some people come into your life as blessings. Others come into your life as lessons. Yan. Kung gusto mo daw matutong mag-move on or dapat maniwala ka, some people come into your life as a blessing. Others come into your life as a lesson. So, napaka-importante po sa mga gusto pong mag-move on sa buhay, yung maka-get over sa mga bagay na nangyari sa buhay nyo. Kasi may mga pagkakataon, hindi maka-move on dahil may mga nawala. Yes. Napakagandang paniniwala po ito. Kasi maraming tao ngayon ang hindi nga maka-move on, sabi mo. Dahil nanghihinayang sila sa mga taong nawala Totoo sa kanila. Diba? Kaya nga, some people, pag iniisip mo na oo nga, no? Sayang. Oo, may mga taong dumadating sa buhay ko bilang pagpapala, pero may mga dumadating sa buhay ko na binibigyan lang ako ng leksyon. Yan. So, ano po diba? Ibig sabihin? Ibig sabihin po, may dumarating at dahil dumating, pwedeng umalis. Yes. Ibig sabihin, dumating lang siya for a specific purpose. Okay? Itong taong to dumating para bigyan ka ng leksyon. Yes. Okay? May mga tao naman dumating para bigyan ka ng blessing. Pero, may mga pagkakataon, pag nangyari na yung blessing or lesson, aalis na sila. Yes. Ang problema po, may mga tao, hindi makabitaw. Kasi nandiyan na, ayaw paalisin. Kumisan po, malaking problema yan. Tandaan nyo ha, lahat ng relasyon, may katapusan. Totoo yan, walang forever. Kasi minsan sinasabi, o siya na ba yung forever mo? Wala. Mm-hmm. Kasi may mga relasyon natin dito sa lupa, pang lupa lang, di ba? Kahit sa mga pinakamamahal natin sa buhay, mamamatay tayong lahat eh. Yun ang sigurado eh. So para makamove on sa pagkawala sa mahal sa buhay, maniwala ka na some people come into your life as blessings, others come into your life as lessons. Yun po, napakabalik. Sa relasyon po, may mga relasyon na pang tatlong buwan lang, pang tatlong taon lang. Iba, pang 30 taon. Yes. O kaya 50 taon, kaya nag-wedding anniversary, 50s. Pero kahit ano mangyari, mapuputol, may katapusan po. It's either mawala ka o mawala siya. O umalis ka o umalis siya. At kahit ano pong relasyon, paglagay niyo po sa isip niyo, kahit anong relasyon, may katapusan. So, isipin mo ang mga pagpapala mo sa buhay mo nang dahil sa iyong mga mahal sa buhay. Nandiyan si nanay, si tatay, yung asawa mo, si mister, si missis. Even anak, kamag-anak. Oo. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, mawawala po sila. Kaya ang punto na lang po natin, ano man ang mangyari, nandiyan sila, enjoyin mo sila. Pag nawala sila, isipin mo na lang, siya naging pagpapala. Yes. Siya naging lesson sa buhay ko. After that, move on. Kasi wala kang magagawa. Hindi mo na sila maibabalik. Tapos na yung season na yan sa buhay mo. Kasi kung nanghihinayang ka naman sa mga panahong ginugol mo sa isang relasyon na puro konsumisyon, alalahanin mo na dumating sila bilang lesson. Mm-hmm. Sabihin, diba? May relasyon ka 3 buwan, 6 na buwan, 6 na taon na parang paangit lahat yung pangyayari. Okay, pwede po mangyari yun. May mga pagkakataon gano'n. Ano, isa na sayang yung pagkakataon? Hindi, isipin mo na yun. Ito po'y 3 buwan, 3 taon na tinuruan ka, natuto ka sa mga bagay na dapat mong matutunan kahit pangit yung nangyari. Okay? So ilagay mo siya, itong taong to, lesson to. Ay, asawa ko, bait-bait, ganito. Eh, nawala na siya. Ay, pagpapala siya. So pag ganun po ang isip nyo, it's so easy to move on. Kaya siguraduhin mo lang na natuto ka. Mm-mm. Diba? Kung sakaling hindi ka natuto sa iyong pinagdaanan, eh malamang dadaanan mo ulit yung pangyayari niya. Yeah, kasi nga, hindi ka natuto. Babalik. Kaya napaka-importante po. Anumang pangyayari nandiyan nangyari sa'yo, pagkapala yan,
leksyon yan at lesson yan, matutunan ko yung dapat leksyon, and I will move on to a new relationship. Parang ano yan eh, parang sa eskwela, di ba? Pagka bumagsak ka, repeat ka. Yes. Di ba? Kung naiinis ka, bakit may mga taong niloko ka? Yan! Tandaan mo, dumating yan sa buhay mo para bigyan ka ng lesson. Lesson. Diba? Ibig sabihin, niloko ka. Ibig sabihin nun, huwag ka na magpaloko. Next time, malayo pa lang kita ito. Manluloko to. Ganyan-ganyan ginawa. So, alam mo na yung gagawin. Ibig sabihin, yung panluloko sa'yo, hindi na baliwala. Bakit? Yung panluloko sa'yo made you a bit wiser. Mas matalino ka na ngayon dahil natuto ka lesson na pinagdaanan mo. O malamang tinuruan ka magpatawad no? sa mga taong nandoko sa'yo o nagkasala sa'yo. So yun pong ibig sabihin po nito, anuman ang mga pangyayaring dumaan sa buhay nyo, anuman, dalawang bagay lang doon. It's either blessing yan, pagpapala yan, or lesson. Kung blessing, ano dapat ganyan? Pasalamat ka. Yes. Kung lesson, matuto ka. Ibig sabihin, kahit saan ka man doon, masasaya ka. Bakit? May dahilan pala lahat itong mga bagay na ito. And because of that, whatever happened, pangit o maganda, you can move on. Kaya maganda, no? Sa iba't ibang chapter ng buhay natin, matuto tayong malaman, ito bang taong itong dumating sa akin, isang pagpapala, o nagbigay sa akin ng matututo ako para... sa totoo lang, yung lesson nyo, pagpapala pa rin yun eh, kung titignan mo eh, diba? So, sana matuto tayo at maintindihan natin na mula sa araw na to, maniwala at gawin po natin that some people come into your life as blessings, others come into your life as lessons para maging mas matagumpay ang ating buhay. At sigurado po kami, pag pinaniwalaan nyo na ang buhay po, maniwala tayo sa mga bagay na sinishare po namin sa inyo na some people come into your life as a blessing, others comes to you as a lesson. Pangako po, gaganda ang buhay niyo. Sana marami tayong natutunan na tunay na magpapaganda ng ating buhay. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitin. Buhay Unleashed, nais mo bang makamit? Pagbabago. Buhay Unleashed, nais mo bang makamit? Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Ako po bali si Vic Garcia. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating action agad segment. Sa segment na ito, pag-uusapan natin ang mga kaalaman na dapat malaman at gawin ng bawat tao tungo sa mas magandang buhay. Tandaan nyo, you are what you do, not what you say you'll do. Sa Tagalog, hindi dapat puro gawa, dapat may gawa. Dahil kaprodukto ng mga ginagawa at hindi sinasabi. Kaya ang title nitong segment natin, Action Agad. At ang pag-uusapan natin sa araw na to ay life hacks for your personal finances na isinulat yan ng USC Credit Union. So ibig sabihin po, ano yung mga action agad na dapat natin gawin para mabawasan ang pera na problema natin sa pera? Problema sa pera, action agad. So mayroon po kaming tips na pakinggan nyo, baka makatulong mabawasan ang inyong mga problema sa pera. Number one, carry larger new bills to curb impulse spending. Ibig sabihin, isa daw sa mga downside no, ng mga debit card, yung mga credit card, eh yung paggastos mo parang nagiging seamless no, at nagiging parang napakadali para sa ibubili. Kaya mas maganda magdala ka daw ng mga malulutong na pera. Yan. So, kasi naalala niyo po, pag Pasko, hindi ba mayroon nagiregalo sa inyo malutong-lutong bagong pera? Nilalagay natin sa wallet natin, ni ayaw nating malukot. Hindi nyo napansin? Kuminsan tatlong buwan na, nandun pa sa wallet natin kasi ayaw nating gastusin pag malutong bago pera. So, ang unang technique daw na gagawin yun, kung pwede, ang lalagay yung pera sa inyong wallet, yung malulutong, bagong 100 pesos, bagong 500 pesos, bagong 1,000 pesos, ilagay nyo. So, ito mangyayari, pag may bala ka bilhin, at pagbukas ng wallet, bago, ang lutong, parang ayaw mong gastusin. So, ano mangyayari? Huwag na lang po. So, isa daw pong technique ito para makabawas po sa ating gastos. Ibig sabihin po, kaya di mo sabi ni Ma'am Evelyn, iwas-iwas, bawas-bawas kung pwede, huwag gagamit ng credit card at ng debit card kasi pag ganun, bumibilis po ang gastos natin kumpara kung cash at hindi lang basta cash,
malutong at bagong pera ang nasa wallet. Sir, alam mo ba na ayon sa pag-aaral ha, yung mga tao daw mas konti ang nagagastos kapag dala-dala nila ayon. Cash. No, particularly yung bills na medyo mahirap i-break like 1,000 pesos, no. So kaya make sure daw yun ang dala-dala mo kasi yung crispiness daw nun will make you want to keep it longer rather than to spend. So, sa technique, napansin niyo po, gagawin niyo lang po, pag nakakuha kayo ng bago, yun ang ilagay niyo. Okay, nagkakaindi. So, pag gano'n po, malaki po ang posibilidad mababawasan ang gastos niyo at ibig sabihin po, huwag na po gamitin yung debit card kasi nagpapabilis po to ng paggastos niyo. Oh, number two, delete your credit card from online stores para maiwasan yung mga impulse shopping, no? Kasi yun daw ang kadalasang dahilan bakit nauubos ang pera. Yeah, for example, usong-usong-uso na po ngayon ang online shopping. May Lazada, may Shopee, may kung ano-ano pong online store. At dahil po dito, dati, may bibiling ka, alabas ka ng bahay, biyahe ka, matatraffic ka, magpaparking ka. Kung may sasaisip pa lang nun, ayoko nang bumili, ayoko nang gumastos. So what happened? Nababawasan yung possibility ng gumastos ka. Ito po malaking problema. Because of the convenience of online shopping, kahit wala kang balak bilhin, pag nasa bahay ka at pindot-pindot ka, may bibiling ka na. So, yes. Sir, paano pag ganun? Natutuksuksuk bilhin. Ito daw po ang technique. Pag may online shopping ka, huwag kang maglagay, huwag mo isa-save yung credit card mo dun sa online shopping. Sir, bakit? Ito na mangyayari. So, may bili. Uy, ganda na dito. Tapos, pagdating daw, pay. Automatic. Eh, wala. Hindi nakasave yung credit card mo. Saan may credit card ko? So, mag-iisip ka pa. Kumisan, makakalimutan mo na hindi mo na mabibili. Pero pag yung nakasave na yung credit card mo dun sa online, pindot ka nalang ng pindot, kaminsan di manaramdaman, andayin mo na nabibili. So, isang technique lang po yun. Kasi kung talagang kailangan mo yun, kukunin mo ang credit card mo at magpipin ka na naman ng napakaraming number bago mo mabili. Yes. Kung kailangan mo talaga. Pero kung hindi, laking savings mo yan. Alam nyo po, isa sa dahilan ha, kung bakit yung mga online stores successful, eh, na-figure out nila yung ways to make your purchasing experience as seamless as possible. Seamless, frictionless, and so easy. And one way they do is by storing your credit card information so you can have a one-click purchase. Meron nga po. Yung bang napakadali. Meron pa nga po yun. One-click. Ano ibig sabihin? Kasi may iba, lalagay mo sa cart. Pagdating mo sa cart, lalabas ka sa cart. Yes. Mahaba pa yung dadaanan mo. May bagong technique po ngayon. Pag may nakita ka, one-click, automatic bayad. Ay, pasok na. Kaya talaga so, maganda tanggalin niyo po yun. So, pag dinelete mo yung credit card info mo, you create an added barrier, di ba? That will make you less likely to spend. So, these are so simple things, pero ang ganda po nito. Number three, carry your groceries. Aba! Totoo yan, ha? Pakinggan niyo ito, maraming hindi gumagawa nito. Kasi one place where we can overspend without thinking about is the grocery store. So, pag pumasok ka sa grocery store at nag-pick up ka ng mga kailangan mo, di ba? Minsan nagugulat ka, saging lang pinunta mo, pero puno na yung cart mo, di ba? So, ito po technique, mama. Yes. Pagpunta ka po ng grocery, wala ka naman talagang balak bay na madami. Huwag kukuha ng grocery cart, huwag kukuha ng grocery basket. Ha? Opo. Kasi yung balak mo lang binin, isang biscuit o isang kape. So ito ang mangyayari. Pag pumunta ka, nakuha mo yung biscuit, kape. Eh, may nakita ka. May hawak ka ng dalawa. Oh. May nakita ka pa. Hindi mo na alam kung paano bubuhatin. Ay, wag na lang. So malamang, wag na lang. Now, ibahin natin yung ginagawa niya. Pagpasok, pabili ka ng kape saka biscuit, kumuha ka ng basket. O, ay, ng cart. Ng cart. Kape. Pats biscuit. Chicheria. Mamaya, paglabas mo po ng grocery, hindi lang kape at biscuit ang laman nun. Ano pagkakamali mo? Kumuha ka ng basket, yung iba naka-cart pa. So, don't do that. Sabi ng pag-aaral, yung size down ng cart creates a psychological desire to fill it. No? So, to prevent this, mag-opt ka na lang for a basket rather than a cart. No? So, you will be less tempted to overspend or better yet, wala ka na talagang bit-bit diba, na basket. Nandito nyo, napakagandang technique po doon. Siguradong bababa ang inyong gastos. Number 4.
Number 4, pack a lunch. Ayan. So, napakasimple pong marami sa inyo hindi ginagawa. Pero, dati ginagawa nyo, kaya lang nahihiya kayo sa mga kopisina nyo na magmidala kayong lunch. Eh, ang laki po ng katipiran pag nagluto ka sa bahay kesa bumili ka sa cafeteria. Iba ko sa inyo, diyan pa sa fast food. Iba, naka-fine dining pa. Oo, minsan yung 200 pesos mo, ubus ka agad. Mm-hmm. 300. Kaya, ang kita lang naman, 700 a day. Ako. 200 goes to lunch. Lunch, wala pang breakfast at dinner yun. Patay na. Kaya mag-pack down ng lunch instead. So, makaka-save ka ng malaki. Particularly, pwede mong gamitin yung mga leftovers mo. Mm-hmm. No, mga ginamit mo nung the night before. Kasi packing a lunch can save you nearly a lot of money. A lot of money. Well, probably, kaya mo mag-ipon ng easily, mga 20,000-30,000 pesos a year. Oo, diba? Pag nagtipid ka, totoo po yun. Gawin niyo po yan. Number 5. You are not alone. Ano yun? Sir, ano yung connection ng pagtitipid sa you are not alone? Makinig kayo. Kasi, remember this, there's no single way to achieve financial wellness. Mm. No, it's a journey as unique as each individual. So, there's a lot you can learn from people who have been in your shoes. Mm-hmm. Nanggaling na hindi ka nag-iisa, nabaon sa utang. So, by taking advantage of this tried and tested mga financial hacks, you will have a new tactics that you can utilize. So, ibig sabihin po, pag ginawa nyo po ito, learn from other people, yung mga taong dating baon sa utang, alamin nyo, isa nakakaya naman tanongin, no problem, there's another way. Basta po kayo ng libro on financial management, nandun po yung technique ng author kung paano siya nakasave. Punta po kayo sa mga YouTube channel, gaya po ng YouTube channel namin, Vic Lavin Garcia, natuturo po kami how to reduce your expenses. Learn from other people and you will see mababawasan ang gastos. Laging tandaan ha, lahat ng problema ay may solusyon. Kung minsan, hindi lang natin alam. So, alamin, di ba? At gawin. Kung minsan, hindi talaga natin alam ang solusyon, kaya kailangan natin ng tulong sa ibang tao. Yes. Okay, bago tayo mag-break, may reminder lang ang Glorious, Glorious Coffee para sa mga gusto maging healthy ang break ninyo. Kaya dapat have an enjoyable, diba, na tinatawag nating Glorious Coffee. Ang ganda po ng Glorious Coffee, makainom ka na ng kape pero without the guilt of taking sugar. Kasi napansin niyo po, kasi po, hindi po siya gumagamit ng regular sweetener, gumagamit po siya ng one of the healthiest sweetener sa buong mundo, which is stevia. Yes. So, napakaganda kesa yung ginagamit pong sugar ng ibang kape, eto po, napakasarap na, napaka-healthy. Kaya mag-switch na to a healthy coffee, mag-Glorious 7-in-1 Mangosteen Malunggay Coffee mixed with sweet and fit stevia. Healthy na! Wala pang asukal na makakasama sa ating katawan. Meron din silang healthy Glorious Choco, merong tea, kaya make a healthy switch. Get a cup of Glorious Coffee. Mamaya sa itanong mo lang segment, pag-uusapan natin ano-ano ang dapat gawin para maiwasang mahulog sa tukso. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitin. Buhay Unleashed, nais mo bang makamit? Pagbabago. Buhay Unleashed, nais mo bang makamit? Pagbabago. Magbabalik ang Buhay Unleashed, Big Garcia bumalik. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating segment na itanong mo lang. Dahil ang paniniwala po namin, when you don't know, don't guess. Ask. Sa Tagalog, kapag hindi alam, huwag manghula, baka magkamali, itanong mo lang. At para simulan ang itanong mo lang segment, pakinggan natin ang kasagutan sa inyong mga accounting questions mula sa President and CEO ng Caballero Laksa & Company CPA na si Lorna Laksa. Lorna! Magandang lalaki sa iyo, Sir B, at magandang babae naman sa iyo, Ma'am Abilene. Today, would like to give some tips on how to handle the audit of the Bureau of Internal Revenue. So, umpisahan natin sa ABCD na lang. A stands for attention to detail. Kailangan siguraduhin natin ano ba yung nasasaad sa letter of authority at hindi pwedeng ipagwalang bahala. Number 2, be prepared kasi dadalawin kayo o pupuntahan kayo ng auditor ng Bureau of Internal Revenue. At C, cooperation is the key. Hindi pwedeng hindi tayo magko-cooperate in terms of submission of all the required documents. And D, I document everything, lahat ng transmittal na dapat na matanggap nila ng lahat ng mga dokumento, requirements na inyong ibibigay dapat ay naka
nasa transmittal at kailangan isa-isahin natin what is written in the first notice at the second notice and final notices of the Bureau of Internal Revenue. Okay, next time we'll give some, punta na tayo sa detalye ng pag-audit. Yun lamang po at see you again next Saturday. God bless us all. Maraming salamat, Lorna. At kung meron kayong problema o tanong patungkol sa accounting, tawagan lang ang Caballero Lax & Company CPA sa numero 0917-836-4747 o isa pa, 0917-810-0796. Okay! Naalala mo pa ba ang kantang O Tukso, Layuan Mo Ako? Uy, kanta ba yun? Oo. Siguro sabayan niyo ako. O Tukso, Layuan Mo. Yan. Di ba naalala niyo po yan? At malamang kilala niyo pa kung sino kumanta niya. At alam niyo ba ang tukso? Ayon sa dalubhasa, temptation daw yan. Yan daw yung urge or desire to do something, especially something that you should not do, or it refers to a wrong or forbidden pleasure that is enticing. So, ibig sabihin po, ito po isang bagay na alam nyo ng mali. Alam na natin. Kaya natutukso. Hindi mo dapat gawin, ginagawa mo. So, ito po yung ang pag-uusapan natin. Yung mga bagay na alam nyo ng hindi nyo dapat gawin, pero ginagawa nyo pa rin dahil natutukso kayo. Sabi ng Wikipedia, temptation is a desire to engage in a short-term urges for enjoyment that threatens long-term goals. Yan, ibig sabihin, di ba? Ang tuksi naman daw po, ay ito na po enjoyable. Nakaka-enjoy to. Kaya lang, normally, sa maiksing panahon, at madalas po, mayroon po itong pang mahaba ang consequence o hindi magandang epekto sa ating buhay. So, ibig sabihin, masarap po ito for a short time. Oo, eh kasi hindi naman siya matitip kung hindi masarap, di ba? Ang temptation ay pagawa ng isang maling bagay. No, masarap gawin. Pero masarap pero, gawin. Yun ang sinasabi natin. Kadalasan, ito ay masarap sa simula, katulad ng sinabi mo, sa maiksing panahon, pero matindi ang epekto dito. Minsan, panghabang buhay. Kaya dapat iwasan nating matukso dahil pwede itong sirain ang mga bagay na matagal nating pinaghirapan o wasakin ang taong tunay na mahalaga sa atin. Tandaan niyo po ito. May tukso po na you'll enjoy for a time kung minsan ang parusa, hindi, mahaba, pero hindi ganun kahaba. Pero may mga tukso that you will enjoy for a time, pero kung minsan po yung resulta nito, you will regret it almost for the entire life na meron ka. Kaya ingat po, may tuksong medyo hindi ganun kalaki ang epekto sa buhay, pero may mga tuksong tunay na magpapabago ng buhay nyo papunta sa pagpapangit, hindi pang maganda. Kaya napaka-importante, aralin po natin to, baka pag hindi nyo inaral to, masira ang buhay. Ang pag-uusapan natin ay ano-ano ang dapat gawin para maiwasang mahulog sa tukso. Sa ating episode na, O Tukso, Layuan Mo Ako. So yan po ang unang-una nating pag-uusapan. Ano yung mga dapat nating gawin para makaiwas sa tukso? Pero sa totoo lang po, yung salitang O Tukso, Layuan Mo Ako, hindi po totoo yun. Dapat, ikaw, layuan mo yung tukso. Yes. Kaya ilan po sa mga teknik na tuturo namin sa inyo para makalayo kayo sa tukso ay ang mga ito. Number one, delete the trigger. Yeah. So, una-una pa sa inyo, ano delete the trigger? Sa Tagalog, tanggalin mo yung trigger bakit ka natutukso. Siguro, sir, parang ang labo kasi niya. Kasi parang baril yan eh. Kung walang trigger ang baril, hindi puputok yun. For example, baril, di ba? May baril, di ba? Oo. May bala. Assuming may bala yung baril na pwedeng makasama, makasira ng buhay ng ibang tao. Paano kung tinanggalin mo yung trigger? Ano yung trigger? Ito po yung kakalapitin nyo para lumabas yung bala. So, pag ang baril, walang trigger, kahit gano'ng kadelikado yung bala ng baril, hindi makakasakit ito. Kasi walang trigger. Ganon din po sa buhay. Ang unang-unang tip na tuturo namin sa inyo, alamin nyo po yung trigger ng inyong pagkatukso at tanggalin nyo yung trigger. Ibig sabihin, malabo na kayong matukso kung walang trigger. Yes. So, kung nalilito pa rin kayo, bibigyan namin kayo ng mga example. Example na, kung natutukso ka sa pagbili ng mga bagay sa online shopping, i-delete mo yung trigger. Parang katulad ng nabanggit natin kanina, di ba? Delete mo yung mga tawag doon, mga credit card information. Di lang yun. Unang-una mo i-delete. Ito kayo una. Huwag ka nang mag-load ng online shopping app. Ang unang-una po technique ito. Okay.
mahilig ka talaga bumili sa mga online-online. So, unang technique, huwag ka na mag-download ng Shopee, ng Lazada. Oh. Kasi kung wala yun, wala kang bibilin. Oh, yes. Hindi ka makakapag-pindot-pindot, wala kang titingnan-tingnan kasi wala. Nagkakaintindihan tayo, huwag kang mag-install nun dahil pag wala kang in-install, wala kang bibilin. So, what happened? You delete the trigger. Oo, ito lang sasabihin nila. Sasabihin nila, paano kung may bibiling ako? Oo. Eh, kung may bibiling ka, maybe ask your spouse, yung asawa mo, or someone to do it for you. Yan. So, magkakain din ako. Diba? So, ibig sabihin, addict ka sa pagbili sa online. O, may problema ka, sumusobra bili mo. So, tanggalin ang online. So, automatic, hindi ka na makabili. Oo. So, possibility yung gumawas ka, kasi may bibiling ako importante, ito na nga po, may asawa ka, hindi ganun ka-addict, o hindi katulad mo. So, ito gagawin mo, honey, pakibili mo nga ako ng toothpaste online school, o pakibili mo nga ako ng bag. So, yung possibility marami kang mabili, halos wala. Kasi, si Mrs. ang magbubukas ng online sa cellphone niya. Siya yung bibili. Ikaw, yung cellphone mo, walang online app. So, yung trigger, wala. Pero kung kailangan bumili, pwede ka bumili. Pabili ka sa asawa mo, o kung sino mang pinagkakatiwalaan mo. At ang good news, ang bibili niya lang, yung kailangan mo. Oo. So, hindi ka na nakarating doon sa pipindot ka pa. Mm-hmm. No? Na sinabi natin, tanggalin yung credit card information, yung app pa lang, wala na. Mm-hmm. Eh, kung natutokso ka, halimbawa, ito naman na example, kapag nag-iisa ka, mm-hmm. eh, i-delete mo yung trigger. Iwasan mo mapag-isa. Humanap ka parati ng kasama. Ibig sabihin, may mga nagagawa ka, natutokso kang gawin, pag kapag nag-iisa ka. Yes. Alam mo yun. Okay. So, anong gagawin mo? Hanggat maaari, do not allow yourself to be alone. Kasi yun ang trigger pag na-alone ka. So, ibig sabihin, pag gising mo sa bahay, hanggat maaari, api mo asawa mo, nabi mo anak mo, punta ko sa asawa mo, sa kapatid mo, anything, find ways na may kasama ka palagi. Yes. So, ibig sabihin, yung possibility matukso ka, halos wala na kasi you deleted the trigger. Yes, kaya kung natutukso ka kapag ikaw ay nasa loob ng kwarto, panatiliin mong nakabukas ang pinto ng iyong kwarto. Ayan, may mga diba? Tao pong ganyan ang problema. Oo. So, don't close the door. Don't put the lock. May kilala pa nga po akong magulang. Alam niya may problema yung anak niya. Ang ginawa niya, tinanggal niya yung pinto. Oo, para kasi makaiwas sa tukso. Oo, kasi kung walang pinto, walang ilalak. So, hindi siya nakapag-iisa. So, yung possibility mo tukso, maliit na lang. At kung natutukso kang manood ng mga hindi mo dapat panoorin, lalo na sa internet, eh, delete mo yung trigger, i-delete mo yung app. Ano mang app yung ginagamit mo, i-delete mo. So, malabo na mangyari. O mag-install ka ng monitoring app na pwede kang bantayan ng ibang tao sa yung paggamit ng mga gadget mo. I-search mo yan, ha, yung tinatawag nilang Best Internet Monitoring Software. Basic lang po ito. Pag in-install mo yan, every time pumunta ka sa mga site na hindi mo dapat puntahan, i-text o email ang asawa mo kung sino man ang gusto mo, so mapipigilan kang gawin hindi mo dapat. O kung natutukso kang pumunta sa lugar na hindi mo dapat puntahan, mag-install ka ng location monitoring app para ma-monitor ka ng mga mahal mo sa buhay kung nasaan ka nagpupunta. Diba? Isang magandang app dyan, gamit natin yan, Life 360. I-install nyo po sa computer nyo to, sa cellphone nyo, sa cellphone ng asawa nyo, para malaman ang asawa nyo kung nasaan ka pumupunta. So, yung possibility pumunta ka sa hindi mo dapat puntahan, maliit na lang. Kasi alam mo, minumonitor ka ng asawa mo. O, ako natutokso nga makagawa ng mali kapag ikaw ay nakainom ng alak. Mm-hmm. Eh, sasabihin pa na iba, wala akong magawa, lasing na ako, hindi ko alam ang ginagawa alak, ko. Layo ka sa mga taong mahilig uminom ng alak. So, maliit na yung posibilidad na uminom ka ng alak. Delete the trigger. At marami pang dapat i-delete. Yan. So, tip number one pa lang ngayon. Marami pa tayo mamaya. Pero bago tayo mag-break, if you want to stay pretty, punta lang kayo sa Pretty Looks, Master of Eyebrows. They also offer other beauty treatments for you to stay pretty. Bisitahin niyo ang kanilang website para sa ibang information. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwento. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Wag bilhin. Buhay Unleashed, nais mo bang makamit? Buhay Unleashed, nais mo bang makamit? Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Pig Garcia po muli. At Abilene Garcia, patuloy tayo sa ating itanong mo lang segment. Sa ating topic na ano-ano dapat gawin para maiwasang mahulog sa tukso. Ayan, sa ating episode na, tukso, layuan mo ako. We discussed one tip already. Ano yun? Delete the trigger. Para sa barel, kung walang trigger, hindi puputok. So, kung wala kang trigger, na-delete mo na, hindi ka matutok. So, yes. Number two tayo. Number two, create a plan for the day. Ha? Ano connection ng plan for the day
sa aking mga katuksuan sa buhay. Makinig po kayo. Kasi, ang ganda po dito. Maraming tao ang natutuksong gumawa ng mali. Alam niyo kung bakit? Dahil wala naman silang gagawing tama. Mm. O baka wala siyang balak gawin sa araw na yun. Yan, totoo po. Diba? Yan po isa sa mga dahilan bakit ang tao natutukso. Kasi nga, wala kang balak gawin, so mag-iisip ka, napasok sa isip mo kung ano-anong gagawin na hindi maganda. Pero, kung meron kang plano, okay, pag-iisip mo sa umaga, alas 7, ito gagawin mo. Magluluto ako, maglalaba ako, mag-ikon ako, pasok ko school, pasok ko nito. May dapat ka gawin. So, ibig sabihin, bawat oras mo, may gagawin. So, nawawalan ka ng panahon para gumawa ng mga bagay na hindi mo dapat gawin dahil nakaplano lahat ang dapat mo gawin. Ibig sabihin, naiwasan mo ang tukso. At kung ikaw ay maraming ginagawang tama, nauubos na yung oras mo sa paggawa ng tama. So, nawawalan ka na ng panahon para matukso at gumawa ng mali. Kaya mga basin, diba? Maraming pong tao, pagising, papasok sa opisina, mapapagod. Pagod na pagod, tama lahat ng ginawa niya. Nagtrabaho siya. Uuwi po ng bahay, sa pagod po, kakain, maliligo lang, tulog na. Para makapagpahinga para bukas, makagawa ng tama. Ito po yung may mga plano sa buhay. Yung mga walang plano sa buhay ito, pag isang, anong gagawin ko? Titingin sa, ay, may cellphone. Ay, may computer. Ay, si kumpare. Ay, si tambay. So, basically po, kung ano yung makita, yun ang gagawin. Bakit? Wala kasi siyang plano. Sabihin na iba, eh, sir, paano yung, hindi ako nagtatrabaho? May plano ka. Read a good book. Okay, watch videos na makakatulong sa'yo sa internet, yung magaganda na matutunan ka paano magnegosyo, paano ang daming pwede gawin. Kaya dapat magplano ka ng araw mo kasi kapag may plano, malamang hindi ka matutukso. Sabi nga ng isang quotation, di ba, an empty mind is a devil's workshop. Kung wala kang ginagawa sa bahay, ito po, tulungan mo, mga anak, tulungan mo ang nanay at tatay mo sa mga gawain sa bahay. Planuhin mo. Mami, ako na maglalaba. Ako na magluluto. Ako na magganito. So, mapupuno ang isip mo ng mga bagay na tama, so maiwasan mong gumawa. Ay, kaya pagka niyaya ka ng barkada, hindi ka nasasama. Oh, bakit? Kaya may plano ka ng gawin. Gagawin pa ako. Oh, ay, gagawin. So, yung mga mali, may iwasan mo kasi may plano ka. Sa mga lalaki, magplanong i-date si misis o i-date mo yung mga anak mo. Kapag niyaya ka ng barkada mo, ay malamang hindi ka nasasama. Bakit? Kasi may plano ka na eh. Sorry pre ha, may gagawin na. Sorry pre ha. So, napansin nyo, pero pag wala kang plano, pre, inom tayo. Yes pre! Punta tayo dito. Yes pre! Kasi wala kang plano eh. Isa pang magandang plano ay magbasa ng magandang libro araw-araw o manood ng mga inspirational videos, movies, meron yan sa YouTube, di ba? Merong TED Talk para sa mga inspirational videos at marami pang iba. Ito nyo, planuhin nyo, lagay nyo po. 1 hour, 30 minutes of your time. Ito gagawin mo. Matuto, mag-aral, magbasa. Ay nako, dami pagbabago. Sama nyo rin sa habit ninyo yung manood ng Vic and Aveline Garcia YouTube channel para makapanood kayo ng mga videos patungkol sa pag-abot ng inyong ay, by the way, kanada. Yung mga tinuturo po namin sa inyo, kung gusto nyo pong reviewin, tinuload din po namin yan sa aming YouTube channel, Vic and Aveline Garcia, para mabalik-balikan nyo yung mga dapat nyo matutunan. Oo, nandyan yung mga tamang paghawak ng negosyo, pagtrato sa asawa, sa paghawak anak, ng pera, paano yes. Yumaman. Tandaan nyo to ha, kung ang isip mo ay walang laman o walang planong gawin, madali kang mahulog sa tukso. Pero kapag ikaw ay parating may plano, malabo kang mahulog sa tukso dahil ito gagawin ko, punong-puno ang isip mo ng mga magagandang bagay, kaya malabo kang gumawa ng hindi maganda. Number 3, change your belief. Yan. Isa pong napaka-importante po, kung gusto nyo talaga maiwasan, mabawasan ang pagkatukso nyo na nagsumisira sa buhay nyo, baguhin nyo ang inyong paniniwala. Siguro ang tanong nyo, paano yan? O, kasi may mga tao na nagkakamali. Mm. Alam nyo kung bakit? Dahil sinasabi nila, sapagkat ako ay tao. Yeah. So yun yung kanyang mindset. Sadya akong marupok, hindi ko kayang labanan ng tukso. Eh kapag ganyan ang paniniwala mo, malamang mahuhulog ka nga sa tukso kasi yan ang mindset. Yan, nagkakaintindihan po. So kung yan po ang paniniwala nyo, you need to change it. Huwag mong sabihin, sapagkat ako'y tao lamang, magagawa ko talaga yan. Marupok ako, hindi ko kayang baguhin ang buhay ko. So, ano mga, every time you wake up, tukso, it will keep on falling and falling and falling. Sir, meron bang paniniwala na makakapagpalayo sa akin sa tukso? Meron po. Ito po, isang paniniwala na paniwalaan nyo wala sa araw na to. At yung unang paniniwala, sinabi, tanggalin nyo na, malamang makalayo kayo sa tukso. Sabi ng Bible, no temptation has overtaken you except
what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Ang gandang paniniwala. Una po, ibig sabihin, wala daw temptation na meron ka na hindi pinagdanasan ng ibang tao. Lahat tayo, halos lahat ng... Kasi siya sabi, hindi nyo kasi alam yung temptation na pinagdadaanan ako, ang hirap-hirap. Hello, Diyos po nagsabi, yung temptation mo, pinagdaanan ng iba. Pangalawa, yung temptation mo, pinagtagumpayan ng iba. Ibig sabihin, kung kaya nila, kaya mo rin. At ang ito pa pangako ng Diyos, anumang temptation meron ka, gagawa at gagawa ng paraan ng Diyos para ikaw makaalis dito. Kung ikaw ay maniniwala na may paraan para makaalis sa temptation. Ito, yes. Take note, ang paniniwala ito, that God will provide a way of escape. Ibig sabihin, a way para hindi ka matukso. Pag yun ang paniniwala mo, ito mangyayari, may tukso. Eh, kaya ni Lord yan. Pray ko yan. Kaya ko. So, because of that new belief system, yung possibility matukso ka, maliit na lang. Yes. O konti na lang. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Ano man yung temptation na yan, ang meron ka, parati kang bibigyan ng paraan ng Diyos para makaiwas. Ibig sabihin, kaya mong labanan anumang temptation sa tulong ng Diyos. Yan ang po yung paniniwalang lagay niyo sa isip niyo. Ito po lang po, tip na to, can change your life forever. So ngayon, sinong paniniwalaan mo? Mga taong nagsasabing sapagkat ako ay tao lamang? O ang Diyos na nagsasabing kaya mo yan? Ibig sabihin, anumang problema pinagdadaanan mo, kaya mo yan. Eh, sir, hindi ko talaga kaya. Kaya nga po, sinasabi po namin sa inyo, pag dumating ka na sa puntong di mo kaya, ito po ang sabi ng Diyos, tumawag ka sa Kanya. Ask and you shall receive. Hingi ka ng tulong. Sabi po ng Diyos, God is a very present help in time of trouble. Ito pa, sabi niya, di ba, I can do all things through Christ who gives me strength. Yan po yung mga paniniwala. Pag nilagay nyo sa isip nyo at pinamukay nyo, yung possibility of temptation, unti-unti lumiliit, and eventually darating yung pagkakataon, hindi na kayo ganong natetempt. At yun ang gusto natin mangyari sa buhay nyo. Pero kailangan nyo gawin itong mga tip na binibigay. Kung tingin mo namang imposible, ang isang paniniwala, what is impossible to men is possible with God. Totoo po. May mga pagkakataon sa mga, wala, malabo yan, posible yan. Good news pa rin. May paniniwala pa rin. Sabi ni Lord, kaya ko yan. Hindi mo kaya, kaya ko yan. Marami pa tayong pag-uusapan. Mamaya itutuloy natin ating kwentuhan. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitin. Buhay Unleashed, nais mo bang makamit? Pagbabago. Buhay Unleashed, nais mo bang makamit? Nagbabalik ang Buhay Unleashed with Garcia Pumuli. At Abilene Garcia. Patuloy tayo sa ating Itanong Mo Lang segment. Sa ating topic na ano-anong dapat gawin para maiwasang mahulog sa tukso. Sa ating episode na, o tukso, layuan mo ako. Review lang tayo ha. Number one, nabanggit natin kanina, delete the trigger. Parang sa barel, kung walang trigger, hindi puputok ang barel. Number two, create a plan for the day. Remember, an empty mind is a devil's workshop. Kaya kailan may plano po tayo pala. Number three, change your belief. Remember, when you are tempted, God will provide a way of escape. So, sigurado po yun. So, maniwala ka doon. Oh, number four, remind yourself that temporary happiness is not worth long-term pain. Yan, isa pong napakaganda pong technique ito para mabawasan nyo ang inyong tukso sa buhay. Pakiulit, ma'am. Bago ka, yung sinabi ko kanina, no, remind mo, paalala mo sa sarili mo that temporary happiness is not worth long-term pain. So, bago ka muling magpatalo sa temptasyon, pag-isipan mong mabuti kung ano magiging epekto dito sa buhay mo at sa pamilya mo pagdating ng panahon. So, huwag mong ipagpalit ang panandaliang sarap sa pangmatagalang hirap. Totoo po. May mga tukso, pag tinignan mo, mga isa, dalawang, tatlo araw lang yung parusa. Pero may mga tukso, minsan taon po ang naabutin bago ka makarecover dun sa pagbaksak mo sa tukso. So, kuminsan po, yung pagtingin pa lang sa mangyayari kinabukasan, dahil sa maling gagawin mo, nagkakapigil po ito para hindi ka matukso. For example, binata ka, may asawa ka, natara ka sa isang babae. So, bago ka mapatukso, isa yun, no? What will happen pag natukso ko dito? Ano sabihin ng asawa ko? Ano pangyayari sa relasyon namin? Paano pa nangalaman ng anak ko? Paano sa simba? Pag pinagdikit-dikit mo, huwag na lang, medyo masarap yan, pero laki ng epekto. So, marami po, paano pagda-drugs ako, ito mangyari,
eh wag na lang. So yun po ibig sabihin nun, before you do it, try to compute the cost that you need to pay pag nagpatukso. Uy, ang ganda nun ha, wag mong ipagpalit ang panandali ang sarap sa pangmatagalang hira. Makakabawas po yan ang tukso sa buhay. Number 5, run from sexual temptation. Ayan, isa pong napakalaking temptasyon sa napakaraming tao po ay sexual temptation. Again, ito po ay pwedeng makasira talaga ng buhay ng tao, pamilya, mag-ama, mag-ina, mag-asawa, at kuminsan pati trabaho. So, kaya nga napaka-importante po, sir, ano ang dapat gawin pag ang temptation ko is sexual temptation? Take note, maraming klase temptation. Pero specifically right now, what do I need to do kung ito ang problema ko? Ayan. So, kapag ang temptation ay sexual, no, or sexual immorality, hindi daw yan pinipigilan, tinatakbuhan. Okay, for example daw, pagkain. May nag-offer sa'yo ng pagkain. Hindi dapat. Ah, sorry. Hindi ako makain. So, you know, yun ang ibig sabihin na. Anak, ino-offer sa'yo. Pwede mong sabihin, hindi na ako umiinom eh. So, pwede mo daw gawin yon pag ganun ang temptation. Pero, pag ang temptation mo ay sex, sexual temptation, kaharap mo yung babae, o kaharap mo yung lalaki, pwede mo sabihin, sorry, hindi ako mapalo sa'yo. Sorry. Hindi daw po pwede gawin na, yun. Na. Kasi po, habang nakikita mo siya, napakatindi po nung attraction nun. So, dapat daw po, pag yan ang temptation nyo, takbo. Lumayo ka sa babaeng yan o sa lalaking yan as far as you can, because the more you stay, the more you fall. Siguro so, hindi lang as far, as fast. As fast, diba? As fast and as far as you can. Flee from sexual immorality, sa Tagalog nga, takbo. Huwag kang tatayo sa harap ng isang babae o lalaki na gusto mo at sasabihin mo sa kanya na hindi ako matutukso. Or sinasabi mo, I have the willpower to resist sexual temptation. Totoo po, kumisan po kasi, magka-opisina kayo, type mo yung babae, pero alam mo, maling pag-ibig, bawal ang pag-ibig. Tapos bigla pang, kasi, pwede makisabay sa'yo. Sasakin mo, sasakin siya. Eh, natutukso ka na nga. Takbo! Huwag mong pababayaang mangyari. Sumakay siya sa kotse mo. Delikado po yun. Eh, pag ganyan na ginawa mo, malamang babagsak ka. Totoo yun po yun. Oh. Napaka-important. May mga bagay na hindi hinaharap. Na hindi nga pinagpe-pray. Hindi mo pa-pray. Lord, tulungan mo ako, hindi ako bumagsak. Pero kaharap mo siya. No, takbuhan mo yan dahil talagang babaksak ka. So, anong gagawin? Takbo. Lumayo ka kung saan may tukso. Kung minsan sinasabi pa natin, di ba, o tukso, layuan mo ako. Ako, sorry, hindi lalayo ang tukso. Bakit? Trabaho ng tukso ang manukso. So, ang sexual temptation ay hindi nilalabanan. Ito ay tinatakbuhan. So, pag meron pong sexual temptation, huwag mo sabihin, tukso, layuan mo kaya. Sabi nga ni Mamilin, hindi po. Ikaw ang lumayo. At hindi lang basta layo. Sabi nga ni Mamilin, dalawang bagay, dalawang eh. Run as fast and as far as you can. Pag nangyari po yan, malaki posibilidad, maiwasan. May mga nakakausap kami, ha? Alam nang may tukso, hindi lang nilalayo, pinupuntahan nga po. Tapos, pumupunta rin tayo sa tuksong yan na makakahulog. Tapos, sasabihin niya, nahulog ako sa tukso. Oo. Hoy, hindi ka nahulog sa tukso, pumunta ka sa tukso. So, number 6, ayan. So, para makaiwas, ask for help. Kung nahirapan ka talagang labanan ng tukso, humingi ka na ng tulong. So po, may mga pagkakataon po talaga, kahit ginawa mo yun ang mga pwedeng within your power to do it, baksa ka pa rin ang baksak sa tukso. Ito na po yung huli naming tip sa inyo, humingi ka ng tulong. At marami pong pwedeng hingan ng tulong. Isa-isayin natin mga pwede. Sabi ni Rona Barrett, ha, the strong individual is the one who asks for help when he needs it. Ibig sabihin po, strong kapag alam mo kung mahina ka na at humingi ka ng tulong. Hindi dahil humingi ka ng tulong, you're weak, no? Kaya ka humingi ng tulong because you don't want to fall. Oo. Kaya, hingi ka na ng tulong. Eh, banggit nga ni Les Brown, ask for help not because you're weak. Hindi dahil mahina ka, but because you want to remain strong. Oh, yan. Yeah. Ibig sabihin, hindi ka pa nagkakamali, ask for help. So, parang hindi ka na magkamali. O kung nagkamali ka na, huwag mo na ulitin. Correct. Humingi ka sa mga tao na kaunawa sa problema mo, pwede kang humingi sa mga spiritual advisor mo. Sa simbahan nyo, ayan. Sa magulang ayan. Mo, yung mga ninong-ninang mo, kaibigan, marriage counselor. Pero yung specific na yung mga kaibigan na tingin mong makakatulong sa'yo. Makakatulong at napagtagumpayan na to. Huwag mong puntahan yung mga kaibigan mo, alam mong bumagsak din dito. Oo.
Pero ang pinakamagandang hinga ng tulong ang Diyos. Mm-hmm. Kasi sabi nga natin paulit-ulit, God is a refuge and strength, a very present help in trouble. Totoo po, manalangin po tayo, hingin po natin tulong ng Diyos, nagabayan tayo na magawa natin yung mga dapat natin gawin at malaki po posibilidad mapagtago. Itong paalala ng Bible, submit yourself therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Kapag ipinagkatiwala natin ang buhay natin sa Diyos at nilabanan natin ang tukso, itong pangako niya na devil and temptation will flee from you. Kaya laging tandaan, sa gitna ng tukso may Diyos na handang tumulong sa iyo. Magtiwala ka sa Kanya dahil pinangako niyang tutulungan Kanya. Sa bawat tukso, huwag mong sabihin o kantahin o tukso, layuan mo ako. Ang dapat mong gawin ay lumayo sa tukso para ang buhay mo ay hindi magdelikado. Sana marami kayo natutunan sa mga pinag-usapan natin ngayon. At next week, marami pa tayong pag-uusapan na magpapaganda ng inyong buhay. At ng mga mahal niyo sa buhay. Manalangin po tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagtuturo niyo po sa amin sa mga bagay na pwede namin gawin para makaiwas sa tukso. Pero higit sa lahat, salamat po sa pag-aalala niyo. Pagkapaalala niyo sa amin na may Diyos na handang tumulong sa amin sa gitna ng aming pangangailangan. Gabayan niyo po ang bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And amen. Imbitahan niyo po ang mga taong mahalga sa inyo ha, na tumutok sa programang Buhay Unleashed. Magsama-sama tayo tuwing Sabado para sa programang Buhay Unleashed. Dito lang sa 92.3 True FM. Ako po si Vic Garcia. Ako naman po si Evelyn Garcia. Tandaan, ang Buhay Unleashed ay pagbabagong buhay, puso at isip. Pagtulong-tulungan natin, ilabas ang galing ng bawat Pilipino. Ang tagumpay ay makakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Buhay Unleashed, nais mo bang makamit? Pagbabago.